Hello everyone, Guns N' Roses Rico. Sa video na ito, mag-assemble and disassemble po tayo ng ating 1911 caliber 45 MS rack. Paalala po lamang, lagi po natin tandaan ang 4 cardinal rules of gun safety. Mag-conduct po tayo ng clearance check. No magazine inserted, walang laman ng chamber, and safe na po mag-conduct ng disassemble. Gagamit po tayo ng pin or tinatawag na paper clip para po insert sa recoil spring guide rod. O yung tinatawag na stabilizer. At pakitama na lang po ako sa mga mas nakakaalam pa. Once na ilagay po natin ang pin sa guide rod, make sure lang po natin na naka-safety off po yung thumb safety. Then, itutok po natin yung slide stop sa link or parang kanal dun sa slide. Ayan po, natanggal na po natin yung frame and yung slide sa pamamagitan ng slide stop na inangat lang po natin. Ayan po yung mga parts niya, ang barrel, slide, ang recoil spring at guide rod at kasama na po ang slide stop. So ito po ang mga parts nila. Mapapansin niyo po ang ating 1911 MS rack. Medyo marumi po. Pinaplan po natin ito na ipa-customize. Soon po, nagkaroon po tayo ng budget. Stay tuned po. Okay, i-assemble na po natin. No? Basic in principle lang po. Kung ano po yung huling natin kinanas, yung po yung unang-unang ikakabit natin. Pagsamahin po natin yung slide at yung barrel. Then yung guide rod with recoil spring. Then yung dapat yung link o yung tinatawag na barrel link, dapat magtama sila sa may hole ng frame. Then ibabalik po natin yung slide stop sa may butas. Pagkatapos po nyan, itutok lang po natin yung parang kanal dun sa slide stop. Ilagay lang po natin ang slide stop. Then alisin po natin yung pin. After po nya, magkoconnect na sila. Mag-conduct po tayo ng clearance check and press check. And kung good yung ating pag-assemble at walang malfunction, quick expects, single action, 4.25 barrel length, 8+1 magazine capacity, overall length 8 inches with 2.38 lbs, fiber optic front sight with lightning hole sa slide. Maraming salamat po sa inyong panonood, for tuning sa ating channel and FB page. Stay safe po. God bless.